Magandang tanghali po sa ating mga kababayan at sa mga miyembro ng Malacañang Press Corps. Before we begin, I would like to mark our first briefing this December by greeting all of you a Merry Christmas and by hoping that the holidays are happy for everyone. Lalo na po sa mga taga-MPC, sana po hindi malamig ang inyong Pasko. Now on to the business of the day. Yesterday, the Interagency Task Force convened and approved the following resolution. Una, inaprubahan ng IATF ang pagbaba ng alert level ng probinsya ng Apayao mula alert level 3 to alert level 2 simula ngayong araw at 3 ng Disyembre hanggang 15 ng Disyembre 2021. Ito ay matapos amyendahan ng IATF ang metrics ng alert level classifications ng provinces, highly urbanized cities, at independent component cities. Amendments include removing the one-week growth rate as a metric for escalation from alert level 1 to alert level 2. The escalation of areas under alert level 1 to alert level 2 if either case classification or total COVID-19 bed utilization increases to moderate risk or higher. And the escalation of areas under alert level 2 to alert level 3 if both case classification and total COVID-19 bed utilization are at moderate risk or if case classification is at high to critical risk. Mamaya ay makakasama natin ang Director ng Epidemiology Bureau ng DOH, si Dr. Alethea De Guzman, para ipaliwanag po ito. This latest development means that as of today, no province or city is under alert level 3. Nasa ilalim na po ng alert level 2 ang buong bansa. Sana po tuloy-tuloy ito para maging tunay na maligaya ang Pasko para sa ating mga kababayan. Inaprubahan din ng IATF epektibo ngayong araw at 3 ng Disyembre ang bagong testing at quarantine protocols para sa paparating na international passengers na magagaling sa mga lugar na hindi classified as red list. We have revised the testing and quarantine protocols for international passengers coming from countries not in the red list. Para sa fully vaccinated individuals, they shall be required to have a negative RT-PCR test conducted within 72 hours prior to departure from country of origin. Upon arrival in the Philippines, they shall undergo facility-based quarantine with an RT-PCR test taken on the 5th day, with date of arrival being the 1st day. Regardless of a negative result, they shall be required to undergo home quarantine up to the 14th day from date of arrival. Sa mga unvaccinated, partially vaccinated, or whose vaccination status cannot be independently validated, they shall be required a negative RT-PCR test conducted within 72 hours prior to departure from country of origin. Then upon arrival in the Philippines, they shall undergo facility-based quarantine with an RT-PCR test done on the 7th day, with date of arrival being the 1st day. Regardless of a negative result, they shall be required to undergo home quarantine up to the 14th day from date of arrival. Susundin naman na mga menor de edad ang testing at quarantine protocols ng magulang or guardian na kasama nilang bumiyahe, anuman ang vaccination status ng bata at country of origin. Sa mga pasaherong dumating na sa bansa at kasalukuyang nagka-quarantine, ang testing at quarantine protocols na umiiral nang sila ay dumating ang siyang susundin. Those currently undergoing quarantine will follow the quarantine guidelines in place when they arrived in the country. Sa ating mga kababayan na may mga kamag-anak o minamahal abroad na may balak umuwi ngayong Pasko, sana ay maintindihan po natin kung bakit natin kailangan i-revise ang guidelines. Whatever changes or amendments adopted are prompted by a continuous assessment of prevailing conditions. Tuloy-tuloy po ang assessment natin ng mga development sa buong mundo.
when there are developments that merit the adoption of a more cautious approach to the entry of individuals from overseas, the IATF will recommend what is necessary to safeguard the health of our people. Ulitin ko po, ginagawa po natin ito para protektahan ang ating mga kababayan. Sa mga Pilipinong nasa red list na pinapayagang makapasok sa Pilipinas sa pamamagitan ng government-initiated or non-government repatriations at bayanihan flights, ay pinapayagan silang lumapag sa bansa ngunit sa Ninoy Aquino International Airport or Clark International Airport lamang. Inaatasan ang Department of Transportation sa pamamagitan ng kanilang attached agencies na tiyaking sinusunod ng mga airline ang direktibang ito. Pagdating ng Pilipinas, kailangan nilang sumunod sa testing at quarantine protocols as prescribed under IATF Resolution Number 149-A Series of 2021. Samantala, sa mga stranded nating kababayan sa Europa na nangangailangan ng emergency assistance o nais na bumalik sa Pilipinas, you are advised to contact the nearest Philippine Embassy or Consulate General in the area. Naka-flash po sa inyong screen ang contact details ng ating Philippine Mission sa Europa. The IATF also approved the recommendations to strengthen active case finding and healthcare system capacity. These include directing the National Task Force Against COVID-19 Task Group on the Management of Returning Overseas Filipinos to ensure that all positive samples of arrivals from November 1, 2021 and onwards that are eligible for sequencing are immediately submitted to the University of the Philippines Philippine Genome Center and the required data reported to the Department of Health Epidemiology Bureau. The Department of the Interior and local government is likewise directed to enjoin local government units to initiate active case finding and immediately flag clusters or increasing cases and immediately submit eligible samples for sequencing. Meanwhile, the One Hospital Command Center of the Department of Health and such other respective agencies are directed to conduct inventory of the health system capacity to ensure adequate resources are available in instances that spikes of cases will occur. Further, the NTF, National Vaccination Operations Center, and all local government units are directed to continue fast-tracking vaccine deployment, especially for priority groups A2 and A3, and to increase the coverage of individuals who are fully vaccinated. Sa usaping bakuna naman, mahigit 1 million or 1,082,250 doses ng Pfizer vaccine ang dumating kagabi, December 2. Bago nito, mayroong mahigit 1 million or 1,078,740 doses ng Pfizer vaccine rin ang dumating sa Pilipinas Miyerkules ng gabi, December 1. Nung Miyerkules naman ng hapon, dumating ang 1,632,900 doses ng AstraZeneca vaccine na donasyon ng French government. Our heartfelt thanks to the people and government of France. Nagpapasalamat din tayo sa bansang South Korea. Dumating noong Martes, November 30, ang kanilang donasyon na 539,430 doses ng AstraZeneca vaccine. All in all, a total of 4,333,320 vaccine doses arrived in our country between November 30 and December 2. By now, I probably sound like a broken record o sirang plaka. Pero ulitin ko po para sa mga hindi pa nagpapabakuna. Nandito na po ang mga vaccines. Magpalista at magpabakuna na po kayo. Huwag nating palampasin ang pagkakataong ito. Samantala, binabati natin ang lahat dahil sa mainit na pagtanggap sa ating 3-day National COVID-19 Vaccination
days. The IATF commends the National Task Force Against COVID-19 and its National Vaccination Operations Center, as well as all government offices and agencies, local government units, non-government organizations, private entities, and individual volunteers who shared their time and resources for the successful conduct of the three-day Bayanihan Bakunahan. Two important vaccination milestones were made. Dalawang milestones ang ating nakamit. First, we are the fourth highest single-day jabs administered in the world. Hindi lamang po 2.7 million, yan po ay nasa 2.8 million sa isang araw. Second, we are number one in terms of seven-day moving average jabs per 100 people per day across countries with a population of 100 million or greater. Yan po, makikita natin sa slide. Please allow me to break down the figures. Mahigit na 2.7 million ang ating nabakunahan noong day 1. Mahigit na 2.4 million noong day 2. At mahigit na 2.8 million noong day 3. Bago ang National Vaccination Day, pumapalo tayo ng higit 900,000 bawat araw. Kaya halos triple ang itinaas natin bawat araw. Suma total, nasa mahigit 8.01 million ang total vaccines administered sa tatlong araw o katumbas sa 89.06% ng ating committed target. Tunay na lumalabas ang diwa ng pagbabayanihan ng lahat. And we believe that we will do better in the second round of the National Vaccination Days this December, God willing, at sa tulong ng taong bayan. Dahil sa dami ng gusto pang magpabakuna at para masustain natin ang momentum, in-extend ang National Vaccination Days hanggang ngayong araw, Biyernes. Ito po ay voluntary extension sa panig ng mga local government units as a response to the flood of people wanting to get vaccinated in their respective jurisdictions. Mas lalo pa nating paigtingin ang bakunahan. As of December 2, 2021, nasa mahigit 90.2 million na ang total doses administered ayon sa National COVID-19 Vaccination Dashboard. Nasa 48.42% o mahigit 37.3 million ang fully vaccinated. Sa usaping bakuna pa rin, ngayong araw at 3 ng Disyembre, magsisimula ang expanded rollout ng administration ng booster or additional doses sa lahat ng fully vaccinated na may edad 18 pataas. Kasama na ang rollout ng Phase 2 ng Priority Group A3. Ito yung may comorbidities. Paalala lamang po, 6 months after the second dose po, ibibigay ang booster maliban sa Janssen na after 3 months. Tanda natin na importanteng magpabakuna sa gitna ng banta ng Omicron variant. Sa milyon-milyong nabakunahan na mga Pilipino, 99% plus ay walang naramdaman na adverse reaction o kung meron man, mild lamang po ito. Wala pong namatay na direktang may kaugnay sa COVID-19 vaccine jab. This Christmas, let us give our family and loved ones the gift of good health. Let us vaccinate. Pumunta naman tayo sa COVID-19 update. Patuloy ang pagbaba ng mga aktibong kaso. Nasa 564 ang mga bagong kaso ayon sa December 2, 2021 COVID-19 case bulletin ng DOH. Malaki rin ang ibinaba ng ating positivity rate. Nasa 1.7% na lamang ito. Nasa 97.7% naman ang porsyento ng gumaling. Nasa mahigit 2.7 million ang nakarecover, habang nasa 1.72% ang ating fatality rate. Malungkot naming binabalita sa inyo na kahapon ay nagtala tayo ng 40 sa bilang ng mga binawian ng buhay dahil sa coronavirus. Nasa below 30% naman ang ating hospital utilization rate. Sa ibang
usapin, nagpunta kahapon si Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa Zamboanga para sa inspection ng sinasagawang improvement ng Zamboanga Airport at simultaneous inauguration ng 143 social and tourism port projects sa buong bansa. 52 rito ay port projects na matatagpuan sa Luzon, 64 ay nasa Visayas, at 27 ay nasa Mindanao. Kasama na ang Port of Zamboanga, kung saan ongoing ang construction ng passenger terminal building na kung matatapos ay magiging pinakamalaking port passenger terminal building sa Pilipinas na kayang mag-accommodate ng 4,500 passengers at any given time mula sa dating 800 pasahero na kapasidad. Lahat ng ito ay kasama sa 484 na mga proyekto na nakumpleto ng Department of Transportation at Philippine Ports Authority sa buong Pilipinas sa loob ng 5 taon. Nasa 4,000 trabaho ang nalikha nito at nasa 8,000 mangingisda ang natulungan nito. Congratulations to Secretary Art and the whole DOTR team for accomplishing all these despite the challenges brought by the pandemic. Still on other issues, on the economic front, things are looking up as we approach the new year. New York-based global credit rater S&P Global Ratings raised its growth forecast for the Philippines. And I quote, "We mark the growth in the Philippines higher at 5.0% in 2021 compared with our forecast of 4.3% earlier." End of quote. Similarly, investment banking giant Goldman Sachs expects the Philippines to grow the fastest among ASEAN 5 nations in 2022. Our projected GDP growth is expected to hit 7.3% compared to Malaysia's 6.6%, Indonesia's 5.1%, Singapore's 4.3%, and Thailand's 3.6%. So before we go to the questions from our friends from the media, let's first go to Dr. Alethea De Guzman, Director of the Epidemiology Bureau ng DOH. Dr. Thea, you have the floor. Thank you, Katsek and Spokes, and magandang araw po na to all who are watching or listening. Let me share the updates in terms of our situation at tungkol po sa Omicron at inabanggit na po ng ating spokesperson ukol po na sa ating mga alert level metrics. Daanan po lang saglit no, at suportahan ang nabanggit nga po ng ating spokesperson that nationally, we have actually already have a very low to minimal case classification of all areas no, with the Philippines at minimal risk. I'll go on to our alert level system. Nabanggit natin na mayroong konting pagbabago tayong ginawa sa ating metrics. At iyon po ay ang pagtanggal nga po nung ng mga metrics na magiging dahilan doon sa bigla ang pag-akyat ng mga areas natin from a lower to a higher alert level. Isang overview lamang na para po sa ating alert level classification, ginagamit natin ang two major metrics. Una nga po ay ang case transmission, which is based on our average daily attack rate. At ang kalawa po ay ang ating two-week growth rate. Ito ay kinocross-tabulate po natin sa ating total COVID-19 bed utilization rate, meaning tinitingnan natin ilang porsyento ng lahat ng mga kamang inalokate para sa COVID ay nagagamit natin. Ninonote din po natin na meron po kasi tayong ilang lugar na wala pong hospital capacity. And for the purpose of alert level classification, we use the regional data as a proxy. And the last, for areas to further de-escalate alert level 1, they need to meet certain vaccination coverage as well as safety seal coverage for them to be de-escalated. Daanan ko lang po saglit, no? Ano po ba yung bago nating metrics na inaprubahan sa IATF kahapon? Una, pinakikita natin dito yung cross-tabulation nga on the left, the total bed utilization, at yun pong ating case classification which ranges from minimal to critical.
makikita natin that with this alert level classification, ang pagtaas natin sa alert level ay dahil ang pagtaas ng mga kaso sa isang lugar ay sinasabayan din ng pagtaas, no, or pagkapuno ng ating mga hospital. Kaya naman po, once umabot tayo ng alert level 3, dalawang scenario po yan, no? Una, kinakailangan ang case classification ng province HUC or ICC ay nasa moderate risk na at sinasabayan na rin po ng 50% and above na utilization rate ng ating total COVID-19. Inaakyat na rin natin ang mga lugar to alert level 3 basta po umabot ng high or critical risk case classification. Ang high to critical risk case classification, ang ibig niya pong sabihin ay nagkakakita na tayo ng mabilis na pagtaas ng mga kaso. Pero yun pong tinatawag nating alert level 5 ay posible po nating i-implement lamang kung ang isang lugar ay nagkaroon na ng high to critical risk case classification, subalit sinabayan na siya ng tinatawag nating critical risk utilization rate, which is ranging from at least 85% to more than 85%. Based on these metrics, all of our areas are now under alert level 2, and we are now tracking their vaccination coverages. And our safety seal sub-technical working group is determining the thresholds. Ano po ba yung percent safety seal coverage na kailangan nating ma-attain para tayo nga po ay makababa na to alert level 1? Tutungo naman po ako doon sa updates natin on the Omicron variant or the one formerly classified as B.1.1.529. We have now detected or identified 30 countries where this variant of concern has been detected either at their borders or na at ngayon ay nag-undergo ng quarantine sa kanilang mga facilities, o di kaya pinag-suspetsahan na po natin na may mga local na kaso or transmission. We have highlighted here 14 countries with either known or suspected po na mga local cases or local transmission. Ang ibig po sabihin pag local transmission, ang infection ay hindi na po nakuha mula sa ibang bansa at posibleng nakuha na po nila from these countries, no? These are South Africa, Botswana, United Kingdom, Netherlands, Portugal, Canada, Italy, South Korea, USA, Belgium, Norway, Switzerland, Iceland, and Nigeria. Nakikita natin na meron tayong 14 pa ring bansa na iniligay po natin sa red list. But note here that there are countries which we've marked with an asterisk. Dahil dalawa po yung metrics natin para ilagay tayo sa red list. Yun po mga bansa ang nakalagyan na meron pong mga asterisk. These were countries we escalated to the red list because of the presence of a local case or suspected local transmission of the Omicron variant. And for some of these are countries immediately contiguous to these areas na meron na pong mga local cases. Pero meron din po mga bansa tulad ng Austria, Czech Republic, Hungary, the Netherlands, at Switzerland na inakyat po natin to red list hindi dahil sa presence ng Omicron variant, kung hindi dahil na-meet po nila yung ating case and testing metrics at nakapagpakita po sila ng mabilis or very steep na growth rate, thus placing them under the red list. All of these will remain in this list until the 15th of December, and then we will reassess and recommend po. Nakita natin based on this, the previous slide, that in the next few days and in the past days, we've seen that the list of countries with this variant of concern has grown steadily. Yung mga nahahanap ay pwedeng nasa border lamang or nakita na nga po sa loob ng kanilang mga bansa. At dahil humahaba ang mga listahang to, kung gagamitin natin ang dati nating red list metrics, posibleng humaba na rin po ang listahan ng mga bansang ibaban po natin, no, for passengers from these countries not to be able to enter the Philippines. And as such, the IEPF Task Force on COVID-19 Variants is continuously assessing this situation. So we conduct risk assessment at nire-review natin ang ating quarantine protocols para tayo makapag-recommenda na pinaka-appropriate that will put the best safeguards to delay, no,
the entry of this variant of concern in our country. And this is what we'd like to relay. Una, meron nga pong potential ng mabilis na pag-transmit ng variant of concern na to. And as such, posibleng kapag siya nga ay nakapasok, makakita tayo ng biglaang pagtaas ng kaso tulad nung nakapasok po ang Alpha, Beta at Delta variants. Nare-report din na posibleng may epekto ang Omicron sa ating vaccines, pero ang sinasabi ng datos, ang bakuna ay naiiwang epektibo. Pero posible nga pong may tonting pagbaba sa kanyang tinatawag na efficacy or effectiveness. Ikatlo, wala hong ebidensya ng Omicron variant ay mas malala, ay nakakapag-cause ng mas malalang sakit, makakapagpataas ng tsansa ng death, o di kaya merong particular age group tulad ng mga bata na mas magiging apektado. Lahat ng mga datos na to ay tuloy-tuloy na pinag-aaralan ng WHO at ng ating mga global experts at ine-expect na sa susunod na isa o dalawang linggo ay meron tayo mga bagong datos na makukuha o di kaya mga bago pong recommendations. Base po dito sa nailahad natin, nangangailangan talaga na ang ating door 2 o yung mga international ports of entry natin ay lalo pa nating palakasin. Una, the situation is continually evolving and there are so many unknowns. And secondly, nakikita natin no, na kailangan protektahan natin ang mga bansa, ang ating bansa dahil posibleng may mga delays no, sa pagre-report ng mga bansa na meron ng local cases ng Omicron o di kaya meron din ang mga bansa na pwedeng hindi pa ganong kalakas ng kanilang whole genome sequencing at yung kakayahan nilang makadetect ng Omicron na to. So kailangan natin i-safeguard ang ating mga international ports of entry. Kaya naman, ito ang mga naging rekomendasyon at naaprubahan natin sa IATF. Una, i-maintain natin ang kasalukuyan nating listahan ng red list. At ito nga po ay maiiwan no, hanggang December 15 and then we will review. Ikalawa ay mga nauna natin na-announce na isususpend muna no, ang ating green list protocols. At in-enhance natin ngayon ang yellow list protocols natin. Ano po yung tatlong enhancements na ginawa po natin? Una, lahat ng papasok ngayon na arrivals from these non-red list or the yellow list or those who need to follow this yellow list protocols will need to have a negative pre-departure testing. Ang dahilan po kaya natin ito inrekomenda ay gusto nating mapababa, no? Let us minimize the risk that there will be an infected traveler who may be infecting or transmitting to other passengers in the flight going back to the Philippines. Ikalawa po nating pagbabago o na ginawa ay ang pagbalik, no? From a third day to a fifth day test para sa mga fully vaccinated individuals po natin. No? At yung ikatlo ay ang pag-complete nila ng 14-day home quarantine. Dati, para sa mga fully vaccinated, nire-recommenda na lamang natin na mag-self-monitor sila no? ng kanilang mga symptoms. Pero dahil nga nais nating palakasin ang ating quarantine protocols, mula sa self-monitoring, lahat ng ating allowed na arrivals will need to complete this 14-day home quarantine to ensure that even after a negative test and they have been endorsed to their LGUs, babantayin pa rin sila, magse-self-report sila ng kanilang kung meron o wala pa rin silang nararamdamang mga sintomas at kung meron bang may makita tayong arrivals in our LGUs within that 14-day na naging symptomatic, dapat agaran po silang itest using RT-PCR. Ang gusto rin namin magbigay ng update na binabantayan natin no, yung mga bansang nilagay nga natin sa red list. So balit una natin na-classify as green list. These were South Africa, Zimbabwe, and Namibia. So balit sa tatlong bansang yon, South Africa lamang ang meron tayong mga nakitang arrivals noong huling dalawang linggo ng Nobyembre. Meron tayong 254 arrivals who are from South Africa. Isa dito ay nagpositibo on RT-PCR at nagpapatuloy, no, kinukompleto ang kanyang isolation. Sinisecure na natin ang kanyang sample upang mapadala sa UP Philippine Genome Center at mag-undergo ng whole genome sequencing. Of the total na 254
Ang BOQ at ang ating mga regional and local epidemiology and surveillance units ay nahanap at nakontak na ang 71. Apat dito ay na-test na, tatlo ay negatibo at isa ay iniinlay pa natin ang resulta. And the other 67 are yet to be retested. But all 71 who have been located and verified are undergoing quarantine. 70 of these are under facility quarantine, and this includes the 3 foreign nationals who arrived or who were in Region 6, at meron tayong isang under home quarantine who is a returning overseas Filipino. Last na lang po gusto namin ipaabot ay ang ating tuloy-tuloy na country response to Omicron, at ito isang paalala na despite the fact that meron tayong low-case transmission, kailangan pong maging vigilant po tayo. Ang ating LGs ngayon are on heightened alert upang agad na ma-report sa atin kung may bigla ang pagtaas o pagkakaroon ng clusters. At ito yung ginagawa through our surveillance and active case finding. Ikalawa ay yung tuloy-tuloy nating panawagan na lahat ng mga naging symptomatic ay dapat na agad ding na-isolate at nakakontact trace at natitest. Napakahalaga ng pagsunod natin sa minimum public health standards at ang kombinasyon nito with our vaccination, as these remain to be the most effective preventive measures. At dahil nga sa Omicron, tayo ay higit pang naghahanda at pinipara ang ating health system in case una, makapasok ang Omicron, at ikalawa, tayo nga ay makakita ng bigla ang pagtaas ng kaso. And also this is a continuous biosurveillance to our whole genome sequencing upang makita natin no, kung meron na ba tayong mga arrivals or local cases na posibleng nagpositibo po sa Omicron. So yun lamang po, CABSEC. Thank you very much and again, good day. Maraming salamat, Dr. Tea. Pumunta naman po tayo kay Yusek Rocky para sa mga katanungan mula sa MPC at sa media. Yes, good afternoon, Secretary Nograles at kay Doc Aritea. Ang una pong tanong mula po kay Danes Capanti ng GMA News Online, will South Korea be placed under red list after an Omicron case was detected there? Why and why not? Well, una sa lahat, minomonitor natin, no? Actively monitoring developments in South Korea at ang lahat ng bansa sa buong mundo, no? Pangalawa, kampante po tayo sa IATF na because of our increased quarantine and updated quarantine protocols for yellow list countries, kampante po tayo na if ever, no, not only in South Korea or in all countries na green at yellow na susunod sa bagong yellow list protocols po natin, we are confident na yung protocols natin as updated ay mahuhuli natin, no, or madedetect natin ang COVID, positive COVID cases, if any. No? And to add more to the answer, maybe we can also again, once again refer to Dr. Tea para dagdagan yung sa konteksto naman po ng South Korea. Thank you po, Sokson. Tama nga po, ang South Korea ay under yellow list po ngayon. Ang kanilang metrics ay hindi sapat upang i-escalate natin sila to red list. So ang mahalaga po ngayon ay protektahan natin ang borders natin, not just from this green or yellow. No? So the new quarantine protocols are there to ensure, no, that even if we receive arrivals from countries with increasing incidence of cases or with suspected local cases, sapat siya, no? Para una, pinalawag ang quarantine para tumaas ang chance naman na ma-detect natin agad kung meron mga positive cases. At ikalawa, kinocombine natin itong stronger quarantine protocols natin with our continuous biosurveillance para kung meron ng mga magpositibo ay mas agaran po natin ma-sequence at makapag-provide tayo ng information kung may ma-detect tayong Omicron variant or wala. Thank you, Concept. Second question, will the president accompany Senator Go in going to COMELEC to withdraw candidacy for president? Why and why not? Secretary Nograles. That's a personal decision on the part of the president. So hintay na lang po natin, no? Pagdating nung takdang oras at araw at panahon. From Trish Tarada ng CNN Philippines, sino na i-endorse ni President Duterte and PDP after Senator Bongo stepped out of the presidential race? Similar question po yan with Laila Salaveria na Inquirer.
As far as PDP is concerned, patuloy pa rin yung mga meetings na ginagawa ng leadership ng PDP Laban. And of course, if there are any decisions to be made, kailangan din po naming idaan sa National Council at sa mga miyembro po and other officers of PDP Laban. So abangan na lang po natin. Thank you, Secretary. Let's go to Mela Lesmoras ng PTV4. Hi, good afternoon, Secretary Nograles at kay Doktora De Guzman. Secretary Nograles, a quick follow-up lang po sa bagong IATF policies, dun po sa mas mahabang quarantine protocols. Ano po yung gagawing hakbang ng IATF sakaling may mga magtatangka na lumusot, lalo na kung gustong-gusto nila makasama yung pamilya nila sa Pasko, or magtatangkang sumuway? Paano po natin may ensure na talagang strictly ay may papatupad ito? Well, very strict, no, ang orders ni Pangulo, ang orders din ng lahat ng mga national government agencies at ng buong IATF, NTF. Lahat po kami, let us strictly follow mga protocols and guidelines set by the IATF, dahil ito po ay para sa protection nating lahat, ng buong bansa, ng lahat ng Pilipino. So walang dapat susuway. We have to be very, very strict dito sa implementation. Again, hindi ito para pahirapan ang ating mga kababayan. This is for our good, our protection. This is for public health, because we still are facing this public health emergency. So lahat po ng ating mga law enforcers, lahat ng ating mga kailangan mag-implement ng mga agencies, implementing agencies natin, are under strict orders to follow to the letter lahat ng mga guidelines at resolutions na pinapalabas ng IATF. Anyone that violates, no, they will face the consequences. Opo. And as Secretary Nograles, even the DOH can also answer po. Kasi malapit na nga, malapit nang magpasko at bagong taon. Pero nangangamba yung ilan, lalo na sa gitna ng banta ng Omicron variant, na baka ngayon pa magkaroon ng malawakang lockdown like itong nga ECQ. So sa panig lang po ng gobyerno, just to manage the expectation of the public, ano po yung magtutulak sa pamahalaan para nga muling magdeklara ng ECQ either sa NCR or nationwide? May posibilidad nga po ba ito? We have already shifted to the alert level systems. So ang susundin na lang po natin yung guidelines natin ng alert level systems. So wala na po tayo dun sa mga ECQ. Nakashift na po tayo sa ALS system. So yun po. And that's the reason why nagbigay po tayo ng briefing ngayon para ipaliwanag sa ating mga kababayan yung mga circumstances at yung mga parameters ng pag-shift mula alert level 1 to 2 to 3 to 4 to 5. So ito pong susundin natin. Right now, we're on alert level 2. At kung patuloy pa rin naman po, no, yung pagbaba ng kaso natin at maganda yung mga numbers, and whenever they're still within the parameters, then we will not shift to any higher alert level. So, yung metrics po natin is very, very transparent, at hindi naman ito basta-bastang gagawin ng IATF until based on the metrics and the parameters ay makikita natin ang kailangan nating i-elevate yung alert level for any locality. Doc Thea, would you like to add anything? Salamat po, Karpsek. And tama po, no, the reason why we presented earlier is so that the public and our sectors will be aware, no, ano ba yung mga sitwasyon na tataas na tayo ng alert level. So pwede tayong magbantay, no, lalo na kung nakakakita na tayo ng pagtaas ng kaso, na nagre-report ng bigla ang pagtaas ng admission. That should be a signal, no, that there should be enhanced response para hindi na tayo mag-escalate. Kaya naman yung ating panawagan sa ating public na kailangan, no, tayo ay tutuloy na mas magiging magalaw. Tuloy-tuloy din ang safe reopening natin ng sectors, pero kailangan po talagang sabayan siya ng dalawang bagay. Hindi po titigil ang ating pag-practice ng minimum public health standards. Pagkakaroon ng implementation, good implementation of safety protocols in our establishments, and as mentioned by our spokesperson, we need to get ourselves vaccinated as soon as possible. Okay.
Opo. So Opo, again, reminder lang din Mela, no? Pag may mga ano, pag may nakita tayong mga clustering, dapat alam ng mga LGUs natin, number one, report agad. Number two, agad mag-granular lockdown, no? And then tama yung sinabi ni Dr. Tea, bakuna, mask, hugas, iwas. Mela? Opo. Opo. At panghuling tanong na lamang, Secretary Nograles, mga kautosan lang po kay Pangulong Duterte, may update po kaya kung kailan target mapirmahan o maisabatas ang 2022 national budget? At meron po kayang chance naman yung gratuity pay for COS, job order, at iba pang hindi permanent government workers, lalo na December na po ngayon? Regarding yung second question nyo po, again, DBM is studying and looking at ways and means. As I mentioned before, we will refer that concern or question to the DBM. So, depende sa pagsusuri ng DBM sa budget, no, ng kanya-kanyang ahensya. On the first question, regarding the 2022 national budget, ang alam namin ay magbabaykam na po ang House of Representatives at ang Senado. And as soon as they are able to finish and conclude their bicameral conference committee report, have it approved also by both the Senate and the House and transmitted to Malacanang, to the President, then the faster we can, or the President can sign the budget. Okay, maraming salamat po Secretary Nograles at kay Dr. Alatea. Maraming salamat. Let's go back to Rocky. Yusek Rocky for her questions. Opo. Tanong po mula kay Ace Romero ng Philippine Star. Reaction sana sa ulat na almost 15,000 doses of AstraZeneca vaccines with November 30 expiration dates expired after local governments in Negros Occidental refused to accept it. May sinagot na si Secretary Galvez tungkol dyan, no? And pangalawa po, we are conducting fact-finding on the circumstances, no? Para malaman talaga natin ano nangyari, kung may nangyari ba talaga. So DILG and the Department of Health is currently doing an investigation and fact-finding to know ano talaga yung circumstances at anong katotohanan doon sa na-i-report na yan. Opo. From Chris Jose ng Remate Online, ipinanukala ni Secretary Anyo ang pagpapatupad naman sa pinagpit na vaccination pabakuna laban sa COVID-19. Yung aming mga guidelines ng IATF, every time nagkakaroon tayo ng mga pagpupulong ng IATF, ay agad naman namin tinatranslate yan into either guidelines or resolutions. So, hintayin na lang po natin, but based on the current resolutions, yun po yung kasalukuyan na sinusunod po natin. Opo. From Laila Salaveria ng Inquirer, is not endorsing a presidential candidate an option considering that Mr. Duterte has criticized most of the candidates for president? Hintayin na lang po natin si Pangulong Duterte to make any announcements with regard to that, no? So obviously, may mga options siya and it is up to him to reveal his choices when the time comes. Opo. What does the palace think of NEDA Chief Chua's proposal to limit the monitoring of COVID cases to total severe or critical cases who were hospitalized due to COVID-19, the case fatality ratio, to reduce the need to raise alert levels? He says COVID should be treated as endemic. Will Malacanang heed his suggestions? Well, si Secretary Carl Chua is an active member of the IATF and actively participates. So lahat ng mga suggestions and recommendations po niya ay pinaprocess ng buong IATF because it's an interagency task force. So all department secretaries involved in that interagency will also have their inputs, no? That being said, apart from the metrics na sinasabi ni Secretary Carl Chua, we also look at other metrics. At ang lumabas nga po after the meeting kahapon is this new protocols natin when we need to elevate
we need to escalate from level 1 to 2 to 3 and vice versa, no, when we need to de-escalate. So ito na po yung pinaka-latest na parameters po natin and metrics that we have as an IATF agreed upon. Opo. Yung tanong po ni Rosalie Cos for ng UNTV for Dr. Alitea, na nasagot na po ni Dr. Alitea yung sa kanyang presentation. Pero basahin ko na lang, Doc, baka may dagdag kayo. Ano po ang update sa surveillance testing ng government? Ilang international travelers na galing sa red list countries, jurisdictions, subalit nakapasok na sa bansa days before na travel ban implementation na ang na-track ng pamahalaan at sumailalim po ba sila sa RT-PCR test? Kung hindi pa, ano po ang ginagawang hakbang ng pamahalaan para magawa ito? Yes, so tama nga, no, Mr. Crocky, no, we reported that we only had arrivals from South Africa. There were 254, may isang positibo na nag-undergo ng isolation. The rest, nakahanap na tayo ng 71. Lahat po ay naka-quarantine. 70 in a facility, isa po naka-home. At meron na po tayong apat na na-test, no? Tatlo dito ay negatibo at isa po ay pending. So the BOQ and RESU are continuing this back tracing. Opo, thank you, Doc Alitea. Secretary, from Red Mendoza ng Manila Times, ang grupo po ni dating presidential candidate Nicanor Perlas ay nagbabanta na magpa-file ng kaso para pigilan ang di umano'y coercive at discriminatory na polisiya ng mandatory vaccination. Bilang isa sa mga nagtutulak ng mandatory na pagbabakuna, ano po ang masasabi niyo dito sa banta nila na pagkakaso? Wala po sa resolution ng IATF ang word na mandatory. Basahin po natin muli, no, ang IATF resolution na yon, 148-B, para malaman natin na wala talagang mandatory na nakalagay po dito. Ang nakalagay po dito, all establishments, employers in the public and private sector shall require their eligible employees who are tasked to do on-site work to be vaccinated against COVID-19. Eligible employees who remain to be unvaccinated may not be terminated, solely by reason thereof. So, ayun po. Wala pong mandatory na kalagay po in any of our resolutions. Opo. Sunod po na tanong ni Red Mendoza, sinabi ng WHO na ang face shield policy ay isang divisive na policy na hindi muna dapat gawin dito sa bansa dahil sa banta ng Omicron variant. Ano po ang reaksyon ng palaso dito? Yung current guidelines and resolutions natin, nakikita naman po natin, no, na yung paggamit ng face shield for alert level 1, 2, and 3, all of us are buong bansa, nasa alert level 2 na, voluntary ang paggamit ng face shield unless hospital settings, no, mandatory yun. And then for establishments, option po nila if they want to require for additional safety yung paggamit ng face shield ng kanilang customers or ng kanilang mga empleyado. Opo. From Jopel Peleño of DWIC, as per PDDS founder Grego Bellica, 3 to 4 days na daw po nila kinakausap at kinukumbinsi si Senator Bongo na ituloy ang laban. Ibig sabihin ba nito na hindi na matutuloy ang paghahain ng withdrawal ni SBG? Is there something that he needs to consider kaya hindi po siya nagpa-file personally sa COMELEC? Ang decision po na yan ay isang personal na desisyon ni Senator Bongo, at maging kung sino mang kandidato, yan po ay personal desisyon. At gaya nga ng sinabi ni Pangulong Duterte kagabi lamang, na nirerespeto po namin siyempre ang desisyon ni Senator Bongo. Opo. Tanong, ang second question po niya, nagkaroon po ba daw ng pagpupulong ang PDP laban? If yes, ano daw po ang napag-usapan? Meron ng mga pagpupulong ang mga nasa National Executive Committee, pero kung ano man ang napag-usapan ay kailangan po natin siyempre ipag-agrihan ng National Council. So may proseso po ang PDP. So kung ano man ang napagkasunduan ay hindi agad-agad yan na idedesisyon hanggat walang clearance mula sa National Council.
Opo. Tanong po ni Jinky Batikado sa IBC 13, ang reaction daw po na si Congressman Pulong Duterte ay nagpakita na po ng suporta kay presidential aspirant Bongbong Marcos. Opo, lahat naman po ng mga kababayan natin ay sila po, lahat naman po, whether politician, whether sitting elected official, ay may karapatan naman pong mag-endorso at suporta ng kani-kanilang mga kandidato. Opo. Padagdag lang din po ng tanong, reaction daw po ng pala sa sinabi ni Mayor Sara na ang pag-withdraw ni Senator Bongo ay hudyat ng pagkakaisa sa 2022 election, nananawagan siya ng suporta para kay BBM po. Ganito po yan, lahat naman po tayo ay kanya-kanyang partido, kanya-kanyang mga kandidato. Yan po ang essence of democracy. So we all respect everyone's decision kung sino man ang kanilang susuportahan. But at the end of the day, for things like this fight against COVID-19 and for other things that we need to do as a country, kung kailangan magbayanihan, magbayanihan po tayo, magkaisa po tayong lahat. Question from Vance Fernandez. Doon daw po sa recent withdrawal ni Senator Bongo sa presidential race, former Senator Bongbong Marcos has called for unity from Bongo supporters. Is the president kung favored daw po sa of the administration supporters to directly support Bongbong Marcos bilang alternative daw po sa naging pag-withdraw ni Senator Bongo? Again, si Pangulo has options, no? Has choices that he has to make, and we should give him the time to make those options, to make those choices, to make those decisions, and give him the leeway to make the announcement kung kinakailangan at kung kailan niyang gustong gawin. Ay antayin na lang po natin si Pangulong Duterte. From Vance Fernandez, in a statement daw po, former presidential spokesperson Harry Roque stated his hard feelings after one presidential aspirant did not invite him to be part of a senatorial slate. What are the president's thoughts on the matter? Wala naman pong binabanggit si Pangulo tungkol dyan. So hintayin na lang po natin kung magsalita si Pangulo about that. Opo. From Trish Tarada ng CNN Philippines, ano po ang stance ng government IATF for companies and offices to hold in-person Christmas parties this year? Papayagan na po ba? If yes, ano po ang mga conditions? Yung DOH at IATF at yung PCOO, in fact, will be releasing reminders to the public very soon when it comes to, well, this month of December, no? Mga reminders based on the current guidelines and protocols right now and based on the latest resolutions ng IATF. So, hintayin natin ang mga reminders. But before those reminders, siguro, again, tulad ng sinabi ko the last press briefing, marami kasi tumitingin ng anong nakalagay dun sa alert level system. Ano yung 1, number 2, number 3. Pero I would like to point your attention dun sa pinaka-unang paragraph before the enumeration. Nakalagay po dun, strict adherence to minimum public health standards. Huwag natin kalimutan, no? Mask, hugas, iwas, bakuna. So, yan ang pinaka-essence siguro o pinaka-dapat, no? Umiiral sa lahat over and above the 1, 2, 3 na enumeration. Yung safety first, no? Safety first, hugas, iwas, mask, bakuna, ulit-ulit, no? In-emphasize natin. Okay, thank you, Secretary Nograles. Thank you, Doc Alitea. Maraming salamat. Of course, Yusek Rocky and Dr. Alitea de Guzman, ang director natin ng Epidemiology Bureau ng DOH. And before ending, allow me to again thank all those who have worked so hard so that our people can have a Merry Christmas and a Happy New Year. Just to put everything in perspective po, dito sa National Vaccination Days, in each day, every vaccination center is open for around 12 hours. In many cases, even more. But let's be conservative and use
12 hours as our average. If that is the case, 8.01 million people vaccinated over the course of 36 hours is approximately 222,500 Filipinos vaccinated per hour, or 3,708 people vaccinated per minute, or something like 62 Filipinos vaccinated per second. 62 Filipinos per second. Yan po ang nagawa nitong National Vaccination Days. Everywhere in the country, we have dedicated frontliners, LGU workers, people from the DILG and the DOH, barangay workers, volunteers, our police, and so many others working hard to vaccinate our people. To all of you po, maraming, maraming salamat. Kayo po ang tunay na bayani ng bayanihan bakunahan. Hanggang ngayon, nananatili ang ating panawagan. Kailangan nating magtulungan. Dahil yan po ang tunay na diwa ng Pasko. Maraming salamat po. Ingat po lagi. God bless. Industriya ng kalakalang pandagat sa kauna-unahang programang pangmarino. Yan ang Marino. Sa tuluyang pagbura ng masalimuot na imahe ng Escalante City, paano nanindigan ang lokal na pamahalaan sa paggamit ng kapayapaan sa bilansagang sentro ng insurreksyon sa Northern Negros? Let the people understand.